Hello everyone, welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po ay magre-repot tayo at mag-propagate ng Encyvola Orchid. Ganito po ang itsura ng parent ng Encyvola. This is Encyclia Cindy and this is Brassavola Nodosa. So, kinumbine po nila yung dalawa to make Encyvola. So, ma-observe natin na yung mga traits ng dalawa ay makikita natin sa flower ng Encyvola Orchid. Ito po example. So, ito po yung ating Encyvola Jairak Kakapo Bird. Mga 1 year na to sa akin, kaya lang hindi ko siya niripat. Kasi palagi siyang merong bulaklak. Ito, may buds na naman siya. Kaya hindi ko siya maripat-ripat, but kailangan ko na talaga siyang iripat now. Isa ito sa mga orchid species and hybrids na binili ko. You can check that video. Ito yung mga old flower spike niya, oh. Ito naman yung mga stem niya na luma na at nabubulok. Overcrowded na talaga siya dito sa pot na to. Ginawa ko, tinanggal ko siya sa old basket niya at pinatong ko dito sa self-watering pot at dinagdagan ng konting media. Kailangan nang tanggalin itong mga old stems niya at linisin siya. So it's about time na iripat na natin siya para makahinga na yung mga roots niya at mag-produce siya ng mga bagong stems. Disinfect muna natin yung cutting tools natin ng isopropyl alcohol 70%. Then, try natin siyang tanggalin dito sa pot. Mukhang mahihirapan tayo. Sumikip na siya dito sa pot na to. Then, kailangan natin ingatan yung part na may flower bud. Napansin ko po sa mga orchids na may bulb, pag overcrowded sila, mas prone sila sa infection or mas mabilis mabulok yung mga bulbs nila. Then, lumiliit yung mga new growth nila. At pag may ganito, brown leaf tip, ibig sabihin, kailangan i-check ang roots. Nabubulok na yung roots or overcrowded na sila. Medyo na late na ako sa pagre-repot nito. Dinabad ko muna sa tubig for at least 30 minutes para madaling tanggalin sa pot. Ito pa rin po yung old potting media niya nung nabili ko siya. Dinagdagan ko lang ng konting hydrotone sa taas. Tanggalin na natin siya sa pot niya. As much as possible, iwasan nating makasira ng live, especially new roots. Pero marami rin tayong masisirang roots dito, lalo na itong mga to na lumabas na sa pot. Yan ay salamat na tanggal na. Tingnan niyo po yung root system niya, mukhang healthy naman. Masyadong crowded lang. Ma-observe po natin yung mga new roots niya nandito sa may new growth niya. Para po madaling matanggal yung mga orchids at potting media, pisil-pisilin nyo po paikot to loosen up. Mukhang mahihirapan at matatagalan ako sa pagkuha ng mga media na ito. So, kunin ko po muna. So, after almost an hour, ito na po siya. Ito naman yung mga nagde-decompose na niyang potting media. Nasa coconut husk siya dati. Tingnan niyo po yung roots sa gitna, halos patay na. So, linisin at hugasan ko po muna. Ito na siya. Dami talagang roots. Ang challenge sa atin ngayon ay paano natin siya i-divide. Ginagawa ko ay ina-untangle ko muna yung mga roots niya. Ito yung flower buds niya, oh. Sana matuloy ito. So, ito yung portion na pinakaiingatan natin para matuloy yung flower buds niya. So, separate po natin siya dahan-dahan. As much as possible ay hindi po ako nagka-cut kung pwede. Para hindi po ako makapag-introduce ng wound. Minsan, yung ibang roots nagko-crossover kaya kailangan yung tanggalin. Kasi yun lang ang kumakapit dun sa kabilang portion. Yan, nahiwalay na natin yung isang portion. Linisin po natin at tanggalin natin yung mga old roots at saka old stem.
at mga old potting media. Hugasan po ulit natin at spray natin ng hydrogen peroxide. Itong gamit ko ay 10 volumes or 3% hydrogen peroxide. Magtitimpla ako 2.5 ml in 250 ml of water, distilled water or drinking water. Then, spray nyo po sa roots at sa buong plant pwede. Para po ma-disinfect yung roots at yung plants. Kung wala po kayong hydrogen peroxide, ay let dry nyo lang po for one day before nyo i-repot. So, ito na sila. Na-separate ko into three portions. And I have these two extra bulbs na accidentally nahiwalay. I-try kong buhayin sila. Ito yung isa na may flower bud. Lumaki na yung flower buds niya habang nire-repot ko. Then, ito yung pinakamalaking portion. Ang haba ng roots. Kailangan ko siguro magbawas ng mga dead roots. So, magbawas na tayo ng mga old roots before repotting. Itong old roots na to ay magrarot lang or mabubulok lang inside the pot. Itong may flower bud ay hindi ko babawasan ng roots. Baka kasi ma-damage ko ang live roots at maapektuhan yung buds. Ito ang daming roots kaya trim natin. Yung ibang orchids na may big roots like Vanda or Phalaenopsis, madaling piliin ang dead roots pero not for this type of orchid. Dito ko imamount sa plastic drain catcher itong dalawang separated na bulb. I'll use this coconut husk to cover the roots. Pwede nyo rin gamitin ang sphagnum moss. Pag nag-mount ng orchid ay kailangan natin i-make sure na ang new growth ay nasa labas banda. Tali natin siya with twist tie or kahit anong panaling meron kayo. Itong coconut husk na to ay makakatulong na mag-provide ng moisture at ma-fix yung mount. Gusto kong gamitin itong twist tie na to kasi madali siyang sikipan or luwagan. Itong dalawang bulbs na to ay kailangan kong itali muna bago ilagay yung coconut husk. Para mas secured. Then, lagay na natin yung coconut husk. So, here they are. Pwede rin po itong isabit. Or ilagay sa pot ng ganito. For the meantime, ay pabayaan ko silang ganyan. Tsaka ko na lang dadagdagan ng potting media pag may roots na. Mas malalaking pot ang gagamitin ko sa mga ito. I'll use charcoal at the bottom part of the pot. Then I'll add coconut husk for the first setup. Yung isang portion ay imamount ko sa fern slab. Then, yung isa ay charcoal plus pine bark on top. Hindi ko masyadong tinatabunan yung bulb or yung root area. So, paikot lang yung pine bark. Nilagyan ko ng konting moss itong mount at dagdagan natin ng konting
pine bark sa taas. So, ito na sila. Itong dalawang nakamount. Ito, charcoal plus pine bark. Then, itong nakamount sa fern slab. At itong charcoal plus coconut husk. So, meron tayong apat na setup for this orchid. Check natin sila after ilang weeks. Ito po yung update after 5 weeks. So, ito na yung mga nakamount. Check natin one by one. Wow, tingnan niyo po itong isang haba ng mga roots. So, nag-survive yung mga na-separate na bulbs. Stable na siya. Madali lang silang buhayin at alagaan. Hindi sila maselan. I water them every day if it's not raining. And fertilize once a week. They can also tolerate direct sunlight. 2 to 3 hours of morning or afternoon sun. Check natin tong isa. Stable na rin at ang haba na rin ng roots. Ito pong isa, ang dami na niyang roots at nakakapit na sa slab. Stable na talaga. Mukhang gusto niyang nakamount. Here are the potted ones. Hahaba na ng roots niya at stable na siya. Ito yung may buds. Natuloy yung flower niya pero hindi ko nakunan. Ito naman yung may charcoal and pine bark. Hindi natin makita yung roots pero meron siyang flower. Namulaklak siya after 1 month of repotting. Di po sila maselan alagaan at masipag mamulaklak. So yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.